listening tonight, you are now listening to The Rock of My Salvation. My name is Josh. Hi, I'm Justin. I'm Elaine. And I'm Jam. And tonight po, sama-sama po tayong makakapakinig tonight ng panibagong message series by Pastora Emerita Barqueros. And tonight po, ang title ng message is, In Unity, Nothing is Impossible, Part 1. And since most of us po, voter ka man or hindi, meron tayong tinatawag na hangover pa eh dito sa election just last week. And very timely po yung message ni Pastora Emerita tonight because ngayong gabi po, she's going to share with us kung paano nga ba tayo makakapag-extend ng healing hand dun sa division na nakos ng elections. Of course, iba-iba tayo ng views, iba-iba ng opinions. Pero ngayon, matututunan natin kung paano natin i-heed yung call ng Lord for us to unite, especially itong time na to after the elections. Kaya sama-sama po natin pakinggan itong brand new message ni Pastora Emerita, again entitled, In Unity, Nothing is Impossible, Part 1. Itong ituturo ko sa inyo today. Gusto ko munang pasalamatan, papurihan ng Panginoon sapagkat last Sunday, before the election, nabigyan ko kayo ng guidance, right? Guidance na nakaayon sa salita ng Diyos. Okay? Pagkagaling sa salita ng Panginoon, hindi ka maliligaw. Okay? So, nabigyan ko kayo ng guidance nakaayon sa salita ng Diyos. And I believe ang Bible ang tinatawag ko na voter's guide. Payag po ba kayo nun? Okay, yun dapat. Kayo nang ginamit ko, Bible. From that guide na sinabi ko sa inyo last time, kayo po magdidesisyon, right? Okay, binigyan ko kayo ng laya, magdesisyon, dahil binigyan ko na kayo ng gabay. Ayon sa salita ng Panginoon. Di ako nag-endorse, nagabay ako, nagpahiwatig ako ng nilalagay ng Lord sa heart ko, especially itong papaalis na administration ng ating Pangulo. Maraming umatake sa kanya, hindi naman ako makapinoy. But nagulat ako last time na parang nagsilid ang Lord sa heart ko ng appreciation for Him. Not because of yung kapalpakan ng administration niya, hindi yung maraming pagkukulang, napakaraming pagkukulang talaga. Napakarami. Marami ring palpak talaga. But amazing. Pag alam mo, nakikita mong palpak, nakikita mong daming pagkukulang, ang amazing doon, naglagay ang Panginoon sa puso ko ng ibang klaseng appreciation. Kasi anything na ginawang mabuti lang, yung mabuti lang, yung palpak, wag natin. Ano. Anything ginawang mabuti, kahit 1% pa yan sa mata ng tao. No? And the rest, 99% palpak. You know what? Sabi ng Lord, ako pa rin ang gumawa nun. And I hope maramdaman din po ninyo, not necessarily sa Pangulo natin na aalis na, but you know, yung everyday o nakakasama po natin saan magdako tayo naroroon, magpasalamat po tayo sa Panginoon. I remember my mother telling us na ako, sabi niya, isang beses lang akong pakainin ng tao. Isang beses lang. Hindi ko na makakalimutan yun. I believe bata pa po ako noon, pero tumatak po yun sa isip ko. Ganun pala ka-importante ang sinasalita ng magulang. Ganun ka-importante yung naririnig ng mga anak. Hindi yan diniin sa aming pag-uugali. Pumapasok pala yan sa espiritu ng bata. At nagpapasalamat ako dahil alam ko appreciative akong tao. It's better na maging appreciative ka kesa nagtutuligsa ka. Tama po. Kasi anything po na hindi natin kayang gawin, mas mainam. Pag hindi mo kaya talaga, hindi mo talaga kayang baguhin, pinakamainam po talaga ay nananalangin. Because prayer changes things. Right? Nakita ko po yon. So, from that guide, balik tayo kanina, from that guide na binigay ko sa inyo,
kayo po yung pinag-decide ko. Now, after the election, haharap po tayo sa buhay natin. May kanya-kanya tayong buhay, pamilya, aasikasuhin. Now, meron pong appeal ang Panginoon after the election sa ating lahat. Number one, lahat po tayo ay mayroong responsibility na seriously, dapat ipanalangin ang incoming president po natin. Pabor man tayo sa kanya o hindi tayo pabor. Hindi, obligasyon natin yon, responsibility natin yon. Kinuman tayo ng Panginoon na ipag-pray ang mga leaders natin. Ipag-pray ha, hindi tulig sa en ha, ipag-pray. Okay? Yung pagtulig sa, na-explain ko na rin yan, pwede ka namang magreklamo. No? Pwede. Hindi po tayo binabawalan magreklamo. Kasi ang pangit naman nung parang kahit mali na yung ginagawa, hindi mo pinapaalam. But you know, as a Christian, talaga, mas mainam talaga. Una, manalangin tayo. At merong mga tamang venue para maparating yung ating hinaing sa sino man, sa ating gobyerno. At ang number one pinakamainam na hinaing na lalapitan natin, lalo na pagbingin na yung gobyerno, no? Ang Diyos talaga. Yun ang nakikita ko, anything na hindi ko kaya, tapos tinatry ko pa, sige, try nang try. Hindi ko pa rin kaya, pagod na ako. Tapos sabihin sa akin ng Lord, eh di ba nandito lang naman ako? Tama? Nandito lang ako. Kaya yan, tinuturo ko po sa inyo yan. Anything na hindi natin kayang baguhin, ipapanalangin na po natin. So, dapat nating ipanalangin ang ating incoming president. Kasi nandun tayo sa isang parang bangka, lahat. Dito tayo nakatira lahat sa Pilipinas. Anything na mangyari sa kanya, apektado rin po tayo. Right? Number two, ito pa yung pinapaalala ng Panginoon. Yung passion na pinakita daw po ninyo sa social media this election, dahil gusto ninyo ng pagbabago, gusto nating lahat, sa totoo, lahat tayo gusto natin ng pagbabago, ay dapat daw maging ganon din tayo sa passion natin sa Panginoon. At kung pwede daw nga, higitan pa natin. Yung pinakita natin pakikipaglaban sa anumang paraan, itong election na to sa ating kandidato, ang sabi ng Lord, don't make me jealous. Kung nalabas nyo lahat ng passion ninyo, willing kayo mamatay, sabi ng Lord, Emerita, diba? Yung passion na yan, ang ganda rin kung matatransfer din sa passion nila sa akin, right? Ito po yung hinamay-may ko. Tinanong ko sa Panginoon, what now, Lord, after the election? Yan, sabi niya ganun. Ito yan. Sabi mo sa kanila. So, higitan pa kung po pwede daw po. Number three, mag-extend din po tayo ng healing hand. Si Jesus kasi the healer eh. Diba? So, tapos na election, extend tayo ng healing hand. At maging responsable tayong Kristiyano, ipanalangin ang lahat ng officials ng ating government. And lastly, ang appeal ng Diyos sa kanyang katawan is to unite. Ito po ang pinakasentro ng kanyang pinakamahabang prayer, meaning ni Jesus, written in the Bible. Alam niyo po bang nag-pray si Jesus ng napakahaba? At isinulat yun sa Bible. Kung gusto po ninyong basahin yan, nasa John 17 po yan. Makikita nyo yung gaano karubdob manalangin si Jesus sa mga believers, even yung hindi pa sumasampalataya sa kanya. Okay. Babasahin ko po yung ilan para makatch po ninyo yung pinaka-mensaheng gustong ibigay ng Panginoon na tayo dapat ay mag-unite. John 17. Alam nyo, sa verse 9, nag-start po si Jesus ng, ang sabi niya, ipinapanalangin ko sila. Look at that, may intercessor tayo sa heaven. Ipinapanalangin ko sila. Meaning yung mga believers, no? Hindi po ito yung hindi believers. Ang ipinapanalangin po ni Jesus ay yung mga believers. Yung nananampalataya sa kanya. Okay, ang sabi niya, ipinapanalangin ko sila. Hindi ko ipinapanalangin ang sangkatauhan, kundi sila na ibinigay mo sa akin, meaning ang God the Father,
sapagkat sila ay sa iyo. Ako ay naluluwalhati sa kanila. Ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Ako ay patungo sa iyo, banal na Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila upang sila ay, ano sabi? Maging isa. Kung papaanong tayo ay isa. Idinadalangin ko na sila ay maging isa. Ama, ang sabi niya, tulad mo na sumasa akin at ako ay sumasa iyo. Idinadalangin ko na silang lahat ay maging isa sa atin. Upang ang sangkatauhan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa. Tulad natin na isa, meaning united. See, how many times inulit-ulit ng Panginoon, gusto ko united kayo. Kasi isang katawan lang kayo eh, no? Ayoko yung paa dito papunta. No? Yung isa dito, yung isa dito. Wala kayo mararating noon. Huh? So, gusto niya talaga mag-isa. In fact, ang ganda nung sa verse 21, sabi niya, kailangan sumampalataya kayo. Kailangan makita ito ng mundo. Kasi hindi makikita ng mundo ako sa inyo. Hindi sila makakakilala sa akin, sabi ng Panginoon, in a way, kung hindi nila tayo nakikita na nagkakaisa. Kayo po ba gusto niyo sa bahayan ninyo, yung mga anak niyo, nagbabangayan palagi? Ha? Gusto niyo po ba? Hindi, di ba? O so magiging instrumento na tayo ng kapayapaan, no? Simula sa araw na ito. Okay, so ang panalangin ni Jesus maging isa. Tulad natin na isa, sabi niya. Well, ang gusto ng Panginoon, magkaisa po tayo. Let us all unite for change. For in unity, nothing is impossible. Tama ba? O papakitok po sa inyo yan. Walang imposible pag nag-unite ang tao. And sa totoo lamang po, ito yung gusto niyang ituro sa atin, itong unity. Kasi aapekto po ito sa lahat ng area sa life natin. Okay? Alam niyo po ba na isang realidad na lahat tayo ay dadaan sa isang sitwasyon na napakahirap? Yung sitwasyon na hindi mo alam, hindi mo kaya. Hindi po ba kapag hindi natin kaya sa sarili nating lakas ang isang problema, sinasambit natin, basta walang imposible sa Lord. Walang imposible sa Diyos. Di ba? Bumabaling tayo sa Lord. Sa Diyos walang imposible. Totoo po yun. Totoo po na may mga bagay na tanging kamay lang ng Diyos ang maaasahan natin. Pero may mga bagay din na kahit mahirap, tayo ang pinapakilos niya para malutas ito. May mga bagay na sinasabi ng Lord, ikaw ang lulutas. Bakit po? Sasabihin ng iba, bakit po? Kasi gusto ng Panginoon makita natin buhay ang Diyos natin. Gusto ng Panginoon na lahat na sumasampalataya sa Kanya, meron tayong tinanggap na kapangyarihan. At makikita yung power na yon kapag wala na tayong pag-asa. Wala kang makitang pag-asa. Hindi mo alam ang gagawin mo. Yun na yung time na inaantay ng Panginoon para makita natin na buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Ang kapangyarihan po na ito na pag-aaralan natin ngayon ay ang power of unity. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Makinig po kayong mabuti. Alam niyo po, lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng heart. Sige, damahin po ninyo yung heart ninyo. Seryoso po ako, ha? Yung talagang damahin niyo yung heart niyo. Parang nandun sa loob. Ganyan daw kalaki ang heart natin. Eh. Parang
yung ano natin, feast. Wala pong tao dito na walang heart, right? O regalo ng Diyos yan. Hindi lang yan para humingang ganon, para mag-circulate ang blood. No? No! Itong heart natin, nandito, nakatago. Ang heart natin ay nilagyan po ng Panginoon ng capacity to love and to hate. Yan, nasa loob po ng mga dibdib ninyo. Makapangyarihan yan. May kapasidad yang umibig at mamuhi. Mula po sa kapasidad nating umibig at kapasidad nating mamuhi, pwede po tayong bumuo ng unity o pagkakaisa. Mayroong united sa paggawa ng mabuti at mayroon din po united sa paggawa ng masama. Mayroong united sa paggawa ng digmaan o war, mayroong united sa pagsusulong ng kapayapaan. Asan po kayo dito? And alam niyo po, kailanman, hindi itinuro sa atin ng Diyos na gamitin natin ang power to love and power to hate the wrong way. And that was Pastora Emerita with her message, In Unity, Nothing is Impossible, Part 1. And abangan niyo po next week dito pa rin po sa The Rock of My Salvation, yung part 2 po nitong message ni Pastora Emerita. Kasi next week po, Pastora Emerita will discuss sa atin kung paano ba natin magagamit yung minention niya na power to love and yung to hate the wrong way. Kaya abangan niyo po ito next Sunday, 9 p.m. dito po sa DWIZ 882 kHz. And if you want to listen po sa mga past radio messages natin dito, pwede po kayo mag-log on sa www.therockofmysalvation.org. And now guys, let's discuss yung insight natin dito sa message tonight. Teen? Yes. I remember kanina nasabi mo din to sa intro na yung election this year, parang in a way, it divided some of us, mm-hmm. us Filipinos. And I agree kasi kahit ako, may mga friends ako na have different views sa presidential candidate and mm-hmm. at times they would even go at it with each other na. Yes. And kahit sa newsfeed ko, I would read paragraphs, over paragraphs ng opinions nila, voicing out yung ano yung tingin nila, who's best, yung mga mm-hmm. pros and cons. And it's not entirely bad kasi it just goes to show how much yung love and care ng mga tao for yung country, yung yes. community mm-hmm. na nating mga Filipinos. And it just so happens na merong mga different views talaga yung bawat tao. But nonetheless, there's something similar with everyone. We all want yung best for our country. We all love yung people, yung Filipinos. And even if we can't be at the same page dun nga sa presidential candidate or kahit sa anong candidate man, we can be united in one thing. We can be united in love. We can be united in prayer. And if we can rely on each other na alam natin na every day, every night, we will pray for yung best para sa bawat isa, best para sa country natin, then for sure, God will acknowledge yung mga prayers natin and give us yung best. Yes, thank you, Teen. And na-mention mo kanina, di ba, parang yung friends mo going at it dun sa debate during the elections. Kainitan sa elections, nangyayari sa social media, parang dun talaga nakikita mo yung different opinions sa mga tao. Now, Pao, ang question natin for tonight no, is how can we be yung catalyst for change, for unity, kapag nasa social media tayo? Yes, well, first of all, we have to realize how powerful social media actually is. Na feeling natin kahit anong type natin, and kahit dinelete mo yung comment na yun, more or less, the person who's read your comment has already changed his perception of you. Mm-hmm. Parang nagkakaroon ka na ng influence sa ibang tao just by the words that you type. Nowadays, may mga tawag nga sa mga taong nang ganun it. They call those kinds of people keyboard warriors. Yeah. Parang nagtatype sila just because they're hiding behind the screen. They feel like they can say anything. And ganun din naman tayo, guilty tayo as Christians. Yes. Mm-hmm. And like nga sinabi ni Justin, ang dami kong kilala na friends na they deleted each other on Facebook. Dahil lang sobrang opposed. Dahil sobrang toxic talaga, politically mm-hmm. toxic yung Facebook environment. And right now, I can think of two ways that we can be a good kind of change, a good kind of catalyst for change, and mm-hmm. good Christian influences on social media. Well, the first one is something that I talked about last week, which is remaining silent if you can stay silent. Minsan, the better thing to do is not to do anything at all. Kasi we feel like the words we say, feeling natin necessary yun. Pero sometimes, silence is the best way to go.
Kasi malalaman nila na, okay, maybe this person wants peace. He's willing to withhold his political views just to maintain yung relationship mo mm-hmm. with that person. And number two is, instead of engaging in political discourse, why don't we start engaging on Christian discourse? Instead of fueling division, why don't we fuel peace? Kung baga, what I'm trying to say right now is, on your Facebook, on your Instagram, or on your Twitter feed, we try our best to be a kind of breath of fresh air for other people. Na pagtitingin sila sa profile mo, they won't expect any kind of political views. All they will expect is you sharing encouraging videos, encouraging Bible verses, encouraging words of acceptance straight from the words of God, straight from the Bible. That's the kind of Christian influence that the world needs today. Honestly, sometimes your political views, mas maganda talaga na i-withhold natin, especially as Christians. Thanks, Pao. And maganda rin yung sinabi mo, kasi parang gusto ko lang susugan din na parang gusto kong malaman po ninyong lahat na nakikinig na yung shinare kasi ni Pastora kanina is yung love ng Lord transcends yung politics, transcends yung opinions natin about each other. Ang maganda dito, yung sinasabi niya kanina na yung power in unity, kaya nating iparamdam yung love, ipakita yung love ng Lord sa ibang tao pag tayo mismo united. And yun yung parang gusto nating i-call sa lahat ng Christians, na parang it doesn't matter kung ano yung political view mo, ano yung pwedeng nagawa mo in the past. What's important is what we do now para iparamdam sa mga tao yung call natin for unity, yung healing hand to heal yung wounds na pwedeng nakuha natin from yung recent elections nga. And yun po, parang ipag-pray natin starting tonight na, Lord, alam namin na pwedeng iba-iba yung situations namin, pero by faith, gusto po namin mag-unite in prayer to support yung official leaders na tinalaga mo po for our country. And ang pwede lang namin gawin, Lord, is to parang ipasayo, i-entrust sayo na you will move through yung pag-unite namin as Christians and as a country. And thank you, Justin and Pao, para sa mga insights nyo. And gusto natin i-share ngayon na sa lahat po ng mga nakikinig tonight na parang elections, pwedeng kung natalo yung presidential ball nyo, you're feeling hopeless, pwedeng may mga maraming tao ngayon na you're feeling hopeless sa life ninyo and gusto nyong humanap ng fresh start ng taong malalapitan. The good news po tonight is Jesus is looking for you. He's looking for yung lost people who want to be found. And tonight po, if you're going to pray this simple prayer, to believe in Jesus, by faith, magkakaroon po kayo ng new life in Him. Kaya just follow this simple prayer. Just say, Heavenly Father, tonight, dumalapit po ako sa iyo, admitting that I am a sinner, admitting that I am weak, and I am hopeless. I acknowledge that you gave your Son Jesus to die on the cross for my sin. Lord, I accept this new life in you. I accept yung victory that I have in you, the hope that comes from yung life na binigay mo sa cross. Thank you, Lord Jesus. This is my prayer in your name. Amen and amen. And if gusto nyo pong i-share yung testimony ng change sa life ninyo, or gusto nyo pong mag-send in ang inyong prayer requests, you may call us at 688-8742. Again, that's 688-8742. Or you may also text us at 0916-564-9897, or for smart subscribers, 0939-782-3001. And shortly, I'd just like to promote, no, kasi kung gusto niyo pong makilala pa si Pastora Emerita ay nag-speak kanina, pwede niyo po i-visit yung kanyang personal website at www.onlybecauseofgrace.com. And dito po, may free download po sa Daily Peace and Comfort podcast na pwede niyo pong pakinggan and i-download sa inyong mobile devices to help you grow closer sa walk niyo po with God. And good news po, sa lahat na ating faithful partners, supporters, and listeners, dahil tonight po meron tayong good news and special announcements sa JFM, yung ating Joseph Feeding Mission. Now, here's Jam para sa ating latest updates. Yes, hello. Good evening po sa inyong lahat. And totoo yan, meron tayong good news kasi ilang linggo na lang at pasokan na naman. Kaya po, double time talaga tayo and effort to raise funds, to refresh and help parents and students
this school year. Kaya po, this year, gagawin ulit natin yung back to school project natin. And para po doon sa mga nagtatanong, ano ba yan? Paano yung back to school project natin? This is a great opportunity for us po to invest sa future leaders ng bansa natin, di ba? Yun yung ano, laging sinasabi, yung mga kids, yung mga kabataan, yung mga future leaders natin. And good news po kasi you can sponsor a child sa 250 pesos nyo po, meron makakapagbigay na po kayo. Imagine po, 250 pesos lang po, makakapagbigay na po kayo ng school bag sa isang bata. Meron na po yan kasamang 10 notebooks, may box of crayons na yan, may pad paper, pencil, syempre may sharpener din. And hindi tayo umaalis talaga ng hindi nagpapakain din. So may food ng kasama yan. And kanina sabi nga ni Pastora Emerita, diba, we have to unite for change. We have to unite to love din. And hindi lang pwedeng iasa lang natin yung change sa government lang, kung yes, ano man yung changes sa government natin. But sabi nga, lagi ko narababasa, change will start within us. Mm-hmm. Sa atin muna. And one way of doing this is by loving yung neighbor natin and yung country natin. And by being a source of refreshment din, di ba? Sa mga nanay at tatay na mga kababayan natin na maaling namumblema na dun sa mga gagastos na nila this school year, this pasukan. And in our own little ways, mag-unite tayo, let's invest sa mga students na mga pupuntahan po natin yung mga kids dyan ulit sa Tondo, sa Baseco, sa Payatas. And kung kaya nyo po mag-sponsor ng isa, dalawa, limang bata, sampung yes, bata, magtulungan kayo, mag-chip in kayo, mag-babarkada or family. Sabi nga sa, meron akong verse na nabasa, sabi sa Proverbs 11 verse 25, sabi, a generous person will prosper. And whoever refreshes others will be refreshed. So kung magbibigay ka ng refreshment, kung kailangan mo ng tulong din sa this personal life, yes, mo. Yun din itanim natin sa ibang tao. Yes. Totoo yun. Gusto ko pong i-encourage kayo na para po makita nyo yung mga past back to school project natin, pwede po kayong mag-log on sa josephfeeding.org or pwede nyo pong i-add yung ating Facebook account, Joseph Feeding Mission po. Yes, and para sa mga nagtatanong paano pa yung ways to give, paano ba ako magbibigay doon sa back to school project natin, pwede po kayo mag-deposit sa BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Ang account number naman po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Pwede rin po kayo magbigay sa money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Jem Ochoa. Ang address po natin ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines. Again, it's number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines. And pwede rin po through cellphone or GCash, isend nyo lang po sa number na 0927-157-1186. Again, it's 0927-157-1186. And pwede rin po yung credit card or PayPal, i-visit nyo lang po yung website natin, josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. And naalala ko lang na isegue natin kasi pwede rin kasi may mga magbigay, gusto nila mag-support, pwedeng hindi financially pero they have something to give in kind. We also accept po yung donations nyo sa ating main office na mention ni Jam kanina, yung number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Open po ang aming office Tuesdays to Fridays from 9 to 5 PM po in the afternoon. And gusto ko na din po kayong i-invite kasi gusto naming ma-meet kayo, yung mga listeners natin, or naghahanap kayo ng church. We welcome you po sa aming church sa The Rock of My Salvation. 10 a.m. every Sunday ang ating main service and 3 p.m. po every Saturday ang ating youth service. And huwag niyo pong kakalimutan yung ating documentaries na kapartner po ng pag feed natin sa maraming locations all across the Philippines and marami na rin pong naabot all around the world. Pwede nyo pong tignan sa ating website. Meron po tayong Hell is Real Parts 1, 2, and 3. 666 is Real, Heaven is Real, and The Real Signs of the Times. And if you want to grab your copy, pwede nyo pong gawin ito sa lahat po ng leading bookstores
nationwide. And before we end, may gusto tayong mga batiin na special people. Yes, we'd like to greet a happy, happy birthday to Jun Luzuriaga on the 21st and Sister Banyas on the same day and Ate Mitch on the 22nd. And gusto nating batiin din si Sister Merly and Sister Rosemary. We hope to see you po ulit. Napakabilis ng visit ninyo. And of course, kila Brother Jerome and kay Bennett and sa lahat po ng kids nyo na nakasama namin kanina. Have a safe flight po sa inyong lahat. And thank you for visiting our church. And para po sa lahat ng nakikinig tonight, abangan nyo po ulit next week ang part 2 ng message ni Pastora Emerita entitled In Unity, Nothing is Impossible. Dito lang po sa The Rock of My Salvation, DWIZ 882 kHz, 9 PM po next Sunday. Again, my name is Josh. I'm Justin. I'm Elaine. And I'm Jam. And see you again po next week. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress, strong and sure. You are my hope, my one redeemer, sovereign.